Magsisimula na ang kauna-unahang touring ang Grand Island sa Alamino. Ngayon, nakahanda na ang bawat siklista at ang mga opisyal nito. Bibigyan natin, yan ang aabangan po natin. Halika, samahan pa rin ang special tour ng public matters ngayon. Alintana sa mga siklista ang bagong titulo at kaganapan sa Tour de Hundred Islands 2005. Mula sa lungsod ng Alaminos, patungo sa mga karatig bayan ng Pangasinan, buo pa ang pulutong ng mga siklista, bagamat unti-unti nang nagsasalansak. Ilang minuto pa habang tinatahak ang direksyong papasok sa bayan ng Mabini, Pangasinan. Dito makikita na humahataw ang mga siklista. Ang unang breakaway ay talaga namang humataw na. Paghatak at pagpasok 11 kilometro bago ang Burgos, Pangasinan. Ang pananatili sa lead pack ay hindi naging madali para sa mga siklistang kinabibilangan nito. Bukod sa patirik na ang sikat ng araw, naging problema rin sa araw na ito ang di pagkakasaayos ng ilang sa kalsadang tinatahak. Sumalubong rin sa pulutong ng mga siklistang ito ang matinding daloy ng trapiko habang tinatahak na ang mga lugar na ito. Hanggang sa kabila nito, naging mas agresibo palalo ang ating mga siklista. Nagkaroon na rin ng pagbabago sa posisyon ng mga siklistang nangunguna nang malampasan na ang matrapik na bahagi ng lap. Naging mahigpit rin ang bakbakan sa gitna ng magandang mountainous scenic view ng Masinloc. Dahil sa bahaging ito, unang susukatin ang tindi ng mga siklista sa akyatan para sa unang summit. Dahil na rin sa haba na tinahak ng mga siklistang ito, halatang pagod at gutom na rin sila. Sa gitna ng biyahe sa parting ito, nakunan ng grupo ng Public Matters ang pag-abot ng tubig ng four-wheel vehicle ng Pagcorvelum sa dalawang siklistang magkaiba ang team. Samantala, unang nakarating sa finish line ng Olongapo City ang mga sumusunod. So ito bang pagkakapanalo mo na to sa first lap na to, this will signal na yung second lap at yung final lap natin na sa Baguio, eh kukunin mo rin? Hopefully masustain yan, pero kailangan recover, konting pahinga. Kaya sacrificial lang talaga cycling, mahirap talaga eh. Talaga bang? Yan nandiyan na rin, kumbaga ito yung profession namin, kailangan panindigan namin, tsaka kailangan i-enjoy yung ginagawa. Balik naman tayo sa Alamino City. Isang oras pagkaalis ng mga siklista dito, nagsipaghanda na ang kalahok sa 2005 Hundred Islands Adventure Race. 25 kupunan ang kalahok. Bawat kupunan ay pareha ng isang babae at isang lalaki. Mula sa entrada nito ng Alamino City Hall, kukunin ng bawat kupunan ang kani-kanilang kit. Nasa loob kasi nito ang kanilang kinakailangan sa mga race. Your adventure race is multi-sport, multi-skill competition for a team. So, bago sa mga stage, you go from point to point, at tawag doon sa mga points yung control point or CP. You have a mode of transfer from CP to CP. Tapos pagdating mo sa CP or control point, bibigyan ka ng challenge. So, yung mismong race itself, nag-unfold siya as you go along. Parang fixed route. Meaning that when you start the race, you don't know what's going to happen next. So hindi mo alam kung ano yung control point 1, control point 2. You don't know where it is yet. Okay. But of course, you'll be advised on what to prepare, no? Anong skills of that. Mula nga City Hall ng Alaminos kung saan sila'y nagsipaghanda, tatakbuhin ang suot punta ang Sisu Auditorium kung saan doon isusuot ang kani-kanilang roller blades. Suot ang kani-kanilang roller blades. 100 Kagaya ng mga motor yan, tatakbuhin ng mga participants ng 100 adventures ang sa mga yan o di kaya gagamit sila ng mas maliit na parang kayak. Tatakbuhin nila ang iba't ibang mga islands ng 100 islands upang noon pumunta sa mga control points. At para dito, pasingit na rin ang tag-araw ang mga nangyayaring eksena. Sino kaya sa mga kupunan ang mananalo para sa 100 Islands Adventure Race?
Layunin ng adventure race na sa pagsasagawa ng high energy athletic event na ito ay maging bahagi ang mga magaganda at kakaibang aura ng natural na ganda ng ilan sa mga islang hindi gaano na-i-explore. I think most people appreciate the islands more from a distance and looking at it on a map. Kasi mayroon pupuntahan lahat ng isla. Whenever pupunta ka sa isla, pupuntahan mo lang yung children, governor, kasi yun lang yung may mga facilities eh. Pero kung iikutin niyo po lahat yung mga islands, makita niyo, bawat isla po, may kanya-kanya characteristic eh. In fact, there are trees, there are groves there na napakaganda po eh, na hindi mo pupuntahan kung hindi lang yan ang dahilan na puntahan ng hindi media o photographer. And one of the best ways to do that is to put the drama of a competition in the islands. So here we have the vision of bringing on. I think this is probably the best way to bring an in-depth view of what the islands look like for an adventure race. Pababa, pagkagaling ng mga participants dito sa Miquezon Island, nandito yung isa sa mga traverse na kanilang dadaanan. Diretsuhin natin. So from here, pagkagaling nila doon, pupunta sila dyan sa may traverse dyan. Akitin nila ito. Pasado alas 12 na, pero wala pa rin nakakatawid sa Tyrolean Traverse na dadaanan mismo dito sa Miquezon Island. Pero aabangan pa rin na rin kung sinong grupo o sinong participant ang unang tatawid dito. Sakit? Ba! Ready, ba? So ito ano tawag diyan? Tyrolean Traverse. Ano yung gagawin niya? Anong procedure ng kanya? We have to get to that point using this one by crawling upside down. And then kaya kahit anong weekend kaya. So yun lang yung main. Ayun yung kailangan nilang gawin para makuha nila yung next na clue doon. Oh, may clue doon sa next point. So, kailangan nila tayo rito. Dito sa point ito, may clearance? Wala. Ito yung challenge. Pag nakatawid sila, that's the point na makukuha nila yung clue. So, kailangan sabay ang isang team? One at a time. One at a time? One line per team. One line? Ah, hindi sabay sila na kwan. Hindi. After going there, andito ka lang. Diretso siya. Diretso siya. Diretso lang siya. Gano'ng kahirap yan? Hindi din siya gano'ng kahirap, pero depende na lang sa kondisyon ng katawan nila kapag dating na nila dito. So, pag physically fit, for sure, kaya-kaya naman nila yan. So, walang... Safe yan. After there, babalik sila? They have to jump over that cliff, papunta ulit sa bangkas nila. And then, going to city number 7. Ano stage? City number 6. 6 pa lang. Ilan lang tumawid niya nata? Sa ngayon, wala pa. Pero marami na nandyan, no? Oo, palibot-libot sila. Diyan-diyan lang yun. Ano yung reason? Ba't bumabalik-balik sila? Hindi nila nakuha yung tamang control point. So, kailangan ako. At this moment, hinahanap nila yung tama. Talagang mystery pa rin sa kanila. So, depende kasi dun sa... City na pinanggalingan nila kung anong klaseng clue yung ibinigay sa kanila. So, yeah.